A pleasant day to Mandaluyong City teachers and to everyone joining in. In this segment, I will talk about some of the apps we designed for grades 1 to 6. The apps have three common features. First, they are based on what we tried out in classrooms using more traditional materials. Second, the apps address difficulties observed in Filipino school children. Third, the apps use research-based strategies in a gameplay environment to address these difficulties. Let me discuss each of these in more detail. Magtatagalog na rin ako paminsan-minsan para mukhang nag-uusap lang tayo. The apps are a product of our own experience working in classrooms. Ang dating cardboard at Manila paper, digital na ngayon. The apps were also designed with Filipino pupils in mind. Sa DepEd curriculum, dapat grade 2 na master na nila ang addition and subtraction table. Pero sigurado ako may mga estudyante kayo kahit grade 5 o grade 6 o kahit high school na, nagbibilang pa rin ang paisa-isa. Hindi kasing madali maka-visualize ng 10. Halimbawa, kung sabihin ko sa inyong tigsasampo ang bawat isang strip na ito, ilan kaya lahat ng square? Nakita nyo ba na 45? Siyempre, teacher na kayo. Kahit hindi ninyo bilangin, malalaman ninyong 45. Kaya lang, may mga batang hindi alam ang sagot. Ang iba sa kanila ganito mag-isip. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hindi kasi nila nakikita ang 10. Ang iba naman, ganito mag-isip. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Para sa kanila, mukhang ABC lang ang 10, 20, 30. Hindi talaga nila alam na tigsasampo ang binabanggit nila. Isa pang problemang nakita namin ay fractions. Sa aming research, madaling makita ng mga bata na one half itong picture. Tama ang sagot ng 97% ng grade 2 at 90% ng grade 3 sa aming sample. Yun pala, kung inikot lang namin ng kaunti ang drawing, mas kaunti na ang tama. 71 at 73% na lang. Sa isa pang tanong, pinashade namin sa mga bata ang one-third ng isang bilog. Makikita ninyong kaunti lang ang nakakuha ng tamang sagot. Sa mga grade 5, 55% lang. Ang nangyari, marami kaming nakitang misconception na makikita nyo rin sa picture na ito. Para sa mga batang ito, hindi malinaw sa kanila ang ibig sabihin ng one-third. E paano pa natin silang aasahan mag-add o mag-subtract ng fractions? The third principle behind our app is that the apps are research-based and are embedded in a game-like environment. Halimbawa, marami ng research galing sa iba't ibang bansa na nagsasabing magandang gumamit ng 10 frames tulad ng nakikita ninyo sa screen. Makakatulong kasi ito para masanay ang mga batang kumilala ng groups of 10. Pero sa Pilipinas, halos wala pang gumagamit nito. Kaya ginamit namin ang 10 frames sa apps at ginawa rin namin siyang games. Ngayon ipapakita ko sa inyo ang ilan sa aming mga apps. Ang unang app ay Quick Images. May ipapakita ako sa inyo mga dots, pero mabilis lang. Dapat maisip nyo kung ilan. Ready na kayo? Tingin sa screen ha, kasi saglit ko lang ipapakita ang dots. Alamin ninyo kung ilan. Nakuha nyo ba ang sagot? Ang tamang sagot ay 9. Paano ninyo nalaman? Yung iba sa inyo, nakita siguro ang 4 at 5. Yung iba naman, napansin siguro na kulang lang ng isa para maging 10. Yan ang power ng 10 frames. Masasanay ang mga bata na makakita ng number relationships. Subukan natin ang isa pa. Ready na kayo? Game. Anong sagot nyo? I-check natin. Ang sagot ay 6. Posibleng nakita ninyong 3 at 3. Dito makikita ninyo na magagamit din ng 10 frames para ma-master ng mga bata ang basic facts. Kahit grade 1 topic ito, pwede pa rin nilang gamitin ito sa higher levels lalo na kung paisa-isa pa rin silang magbilang. Maraming levels ang quick images na makikita nyo rito. May 5 frames, 10 frames, at double 10 frames. Ang pangalawang app na ipapakita ko sa inyo ay ang grid game. Dito may target number tayo. Ang kailangang gawin ay i-click ang mga button para makaabot sa target. Nasa 93 na tayo ngayon. Paano ba tayo aabot sa 76? Siyempre, pwede namang paulit-ulit tayong mag-minus 1 hanggang umabot sa 76. Pero napakatagal nun. Mas mabilis kung minus 10.
tapos minus 10 ulit, tapos plus 1 hanggang umabot sa 76. May version din tayo para sa decimals at para sa integers. Kahit high school students, mati-challenge dito. Halimbawa, anong pipindutin mo para umabot sa target number na 20? Hindi ba kailangan mo mag-isip? Sa mas advanced na level, dapat maabot mo ang target sa loob ng nakasulat na number of moves. Dito, mas kailangan mo mag-isip kasi dapat maabot mo ang target sa pinakamaiksing paraan. At kung sa mas advanced level pa, wala nang number sa grid, paano mo kaya maaabot ang target na negative 90? Hindi rin madali at kailangan talagang mag-isip. Yan ang purpose ng app, na mapaisip ang estudyante habang naglalaro sila at syempre, matututo sila. Finally, sa pinaka-advanced na level, wala na ang grid. Makikita ninyo na nag-umpisa tayo sa concrete patungo sa abstract. Kasi yan naman talaga ang dapat matutunan ng bata. These are just some of the apps and there are many more. In fact, our project is still ongoing, so more apps will be designed and added to our list. We also made sure to map the depth ed learning competencies with the apps to make it easier for teachers and module writers to identify the apps that are appropriate for a given topic. We will make this list available in our website. So please visit the Math Plus website. More and more apps will be added in the next few months. Thank you, and I hope this segment inspired you to think of new ideas for the blended learning approach.